Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol sa portable aircon na ito. Babaklasin ko ito para makita ninyo kung ano ang nasa loob. Yan. Naandyan yung screw sa likuran, tapos may filter siya, tatanggalin ko rin yan. Ang kanyang drainage sa ilalim. Sa ating mga kababayan dyan na may portable aircon sa kanilang bahay, para magkaroon ng idea kung anong nasa loob nito, panoorin nyo lang po ang video na ito at makikita ninyo. Yan. Dito sa side naman, may 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Bali, 6 na screw din yan. Dito sa unahan, nasa baba lang, tapos may lock na yan. Nasa baba lang screw nito. Madali lang ito tanggalin basta marunong ka na. Ang ibang video ko nito, may video ko sa pagpalit ng ng filter, tapos ang ito filter tong tinatanggal ko sa ngayon. Ang isa pa yung pag-fix ko ng flapper. Ayan. Kasi sira. Yan, ang dalawang filter hinuhugot lang yan. Tatanggalin muna yung sa likod bago mo mahugot. Sobra na ang dumi sa loob, yung evaporator niya, saka yung sa condenser part. Marumi na, kaya kailangan ko ng i-disassemble o para linisan. Saka nagbara yung ano nito, yung pipe galing sa evaporator pababa, papuntang condenser, nagbara ang pipe sa yung drainage niya. Yung drainage, yung condensation water niya, hindi na bumaba. Kaya kumakalat na kasi nagbara. Dahil siguro sa dumi, natakpan yung pipe. Okay na yan. So, tatanggalin ko na ito. Itong sa side niya para makita ninyo. May dalawa pa dyan sa, dalawa pa dito sa gitna, dito sa may hawakan. Ito yung hawakan po magkabilaan ito. Ingatan lang po natin ang screw natin para huwag mawala, siyempre, para pagbalik, hindi kulang. Walang sobra, walang kulang. Baba lang, tapos yun na, ibababa lang, islide pababa. Nakita nyo po, siyempre, kailangan natin i-maintain ito, ma-maintenance. Yan yung mga lock niya. Tapos, makita nyo po ang loob niya. Yan, marumi na siya, ang daming alikabok. Yung flap niya, ang dami na oh. Yan yung sa yung evaporator niya yan, bumara na yung pipe. Yan. Mamaya titisiyan, yan yung pipe niya galing sa ibabaw, nagbara yan. Kaya nangyari, ang tubig na galing sa evaporator, yung condensation niya, kumakalat diyan, umaapaw, hindi na sa proper na papunta doon sa baba sa may pan niya. Sa lalagyan ng tubig. Saka, dapat aagos muna yan sa condenser para mapalamig. Nangyari, hindi na dahil bumara. Dahil sa dumi siguro. Kaya makikita ninyo. Ang kahalagahan dito, isa pa sa kahalagahan pala, kapag nabuksan ko na ito, makikita nyo ang loob at magkakaroon kayo ng idea kung mayroon man kayo bago nyo tanggalin. May idea na kayo kung ano ba ang mukha nito. Yan, nakita nyo po ang dumi. Yan. Kaya lagi natin aalagaan ating gamit para tumagal. Matagal na ito. Matagal na itong portable aircon. Nakita nyo po. Matagal na rin hindi nalinis. Kasi pag nasa trabaho ako, siyempre wala ako dito sa bahay, hindi ko maasikaso. At walang mag-aasikaso nito. Pag nauwi ako, saka ko lang namimintin ito. Saka ko lang nililinisan. Ang filter naman, kung sinong tao dito sa bahay, nililinisan naman nila. Pero pagdating sa loob na, yung condenser niya, siyempre kahit may filter, hindi maiwasan na may tumagos pa rin. Sa sobrang tagal na, imagine na 3 months or 6 months, ganyan. Buti lang kung ganyan lang, kung 9 months pa minsan. Ito naman, ang anuhan niyang sa wire niya. Yan, unti-unti nyo nang nakikita. Yan po ang mukha nito. Ang ganda pag
may ano siya, may takip, may balot, kumbaga nabihisan. Pero pag pinagtatanggal na, makikita ninyo ay ganito pala ang mukha nito ng portable aircon. Ang paglinis nito, pwede namang brush lang. Ang gagamitin ko ang brush lang kasi wala akong pressure washer. Pwede naman dito ang pressure washer sa katunayan. Pwede naman mabasa yan eh. Basta iingatan lang po ng tandaan natin, iingatan yung mga wires or sa electrical parts na huwag mababasa. Yan, pwede naman yan, oh. Mabasa. Pero ang gagamitin ko lang dito, yung paintbrush, saka yung panlaba ng brush. Kasi maayos naman, makikita nyo naman ang result kahit pa paano matatanggal yung dumi. Nakita nyo po, yan. Yung ano nito, yung tubig sa panya, dyan, napupunta sa pinakababa, may sensor yon. May sensor siya. Ito naman, sensor lang sa ano yan, temperature. Sa baba, may sensor yon kapag puno ng tubig. Kusang mag-i-stop ito o tutunog, mag-alarm. Ito naman para sa blower niya, sa condenser. Tingnan nyo po ang kapal ng alikabok. Andiyan naman yung pipe para drainage galing sa ibabaw. Tingnan nyo po, may natitirang tubig. Nakita nyo po. Tutubigin ko yan para makita nyo na wala nang umaagos. Kailangan muna tanggalin itong sa unahan. Ang may dalawang bolt na nasa ilalim, tatanggalin ko yan para matanggal na itong sa front para maayos ang paggalaw, malinis lahat. Dalawa lang yon, tapos okay na, pwede na ito. Kaya lang, mamaya hindi ko natatanggalin ang panel nito o control panel. Iwasan ko na lang. Ang mahalaga, makita ng ating mga kababayan dyan ang loob nito. Yan. Pag higpit pa lang nito, wag masyadong higpitan na kasi alam naman natin pag plastic, kapag sobra naman sa higpit, maaring mabasag. Pag nabasa, magre-repair na naman. About sa aircon na ito, matagal na ito, sabi ko nga. Matagal na ito. Hindi nga lang to inverter. Kaya medyo magastos din sa kuryente. Yan ang kanyang panel. Hindi ko natatanggalin yan. Marumi na, pero madali namang linisin yan. Nilinisin ko rin yan mamaya. Maaring hindi ko na maipakita sa inyo kasi pag sobrang haba ng video. Okay, so yan na. Nakahubad na siya. Ayan, linisan natin. Mabilisan lang nalinis. Basta malinis, sulit. Yan. Brush lang ginamit ko, tapos dito rin yung pang-brush nating panlaba. Makita naman natin result kahit paano mababawasan. Huwag lang yung sobrang dumi. Yan. Kakatingin natin ang video pag nagkataon kasi matagal ang paglinis nito. Yan. Di ba ang bilis? Yan. Basta bibilisan lang paglinis, mabilis din. Pag wala kayong pressure washer, pwede na ito. Tingnan nyo po. O, yan. Kahit pa paano, malinis na. Yung sa baba naman, brush, paint brush, pwede na yan. Tapos ibabrush ko rin mamaya nung ano. Tingnan, alikabok ko. Tagus pa rin yan sa filter, lalo na kung walang filter. Mas may gumapang panggagamba. Yan, alaga natin para ang serbisyo lalong tumagal. Yan. Grabing dumi, oh. Kaya pag sobrang dumi nito, so, tapos sobrang init nito, mapapagod yung condenser natin sa kahinto. Magkakaroon ng problema. Kaya nililinis. Saka dito dumadaloy, dito sa condenser, dito dumadaloy yung ano, yung condensation water niya galing sa ibabaw, galing sa evaporator at nababawasan ang pag-init nito.
kahit papano para sa cooling niya. Kailang barado na. Umaapaw nga. Umaapaw dahil sa barado. Pati yung sapan niya, oh, grabe ang dumi. Lilinisin ko rin yan. Para lahat. Ang mangyayari dito sa pipe, ang gagawin ko, yan. Tingnan niyo po, may tubig, oh. Barado siya. Susundutin ko lang para tumagos doon sa baba. Kasi nabarahan siguro ng ano yan, ng dumi. Nakita niyo naman po kanina, yung ano, malinis na, oh. Diyan po na dalo yan, bumababa ang tubig. At the same time, pinaka-cooler niya na nito, cooler nito. Susundutin ko lang to ng ano, ng kahit na alamre. OGI. Para matanggal yung tubig dito sa ibabaw, sa ako ibabalik. Kaya sabi ko nga, pwede dito ang pressure washer, ha. Basta iwasan lang natin mabasa yung ano, yung wire. Kasi mahirap na. Yan, barado yan. Mamaya, aagos ang tubig dyan. Kung wala ng bara. Hindi naman ito delikado kasi butas lang naman ito. Wala namang masusundot. Ano, may masundot man yon, yung aluminum lang. O yan, wala na. Umagos na siguro. May pumapatak na. Umagos na. Yan po mga kababayan. Pag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matutunan kahit pa unti-unti o ang iba ay ang mahilig dyan sa electrical. Marami tayong i-share na video. Yan po mga kababayan. Okay na siguro. Yan. Nilagyan ko ng tubig. Tingnan natin kung may bumabago. Aba, may ano pa rin, no? Bago magalaw ba? Titingnan natin kung may bumabago. Hoy! O, yun! Wala na, natanggal na. Bumaba ng tubig, so ibig sabihin natanggal na yung bara. Yan. Nagkaroon ng bara dahil sa sobrang dumi. Ngayon ang nangyayari, umaapaw at kumakalat sa sahig. Ganyan po, pababa yan. Tapos yan, nakita nyo po, nabasa na. Oh. Tapos babagsak dapat yan dyan. Babagsak. Pagbagsak dyan, tapos ang tubig diyan, ididrill niya, dyan na yan tatanggalin ang ano na yan. Dyan na yan, aagos. Hindi yung nag-shortcut kasi nangyari dahil sa barado umapaw. Yan, yun yung compressor. Tapos, ayos na to. Yan. Yan naman para sa drain niya. Kapag puno ng tubig yan, bubuksan lang yan. At doon muna tatanggalin yung tubig. Lilinisan ko rin yan para mabawasan kahit papano. Pero kahit hindi ko na ma-perfect ang paglinis. Ang mahalaga dito ay makita ng ating mga kababayan ang loob ng portable aircon na ito. Kung simple ba sa kanila. O. At bawat ginagawa ko, kahit kaunting matututunan lang ng ating mga kababayan, isishare ko. Kasi ang iba nagre-research ng ganito, ano bang nasa loob ng portable aircon. Kumusta bang portable aircon, ayos bang gamitin. Masasabi ko na sulit ito. Maganda. Pero pagdating sa kuryente, medyo magastos, ano? Tatandaan po natin kasi ang portable aircon ay yung pipe niya sa condenser ay kung nasa kwarto ka, ay nasa loob pa. So, nagkukonsumo pa siya ng energy. Yung hose niya, nasa loob, siyempre mainit, nagkukonsume pa siya ng energy. Hindi tulad ng split type or window type na separated siya ang kanyang sa condenser, yung init na nilalabas. Ito ay nasa loob ng kwarto kung saan man sala mo man nilagay. Tapos, isa pa, hindi ito inverter kaya medyo magastos talaga. Tingnan natin kung umaagos na yung tubig sa baba. Makita nyo po ang ano, na nalinis ko na. Malinis na. Kahit ang brush lang, pwede na. Yan.
Tapos pag ano nito, pag assemble naman, kahit i-fast fast forward ka lang, fast forward na. Pag may trouble ka nito, may electrical diagram sa loob, makikita nyo naman po. Yeah, may diagram siya sa loob na pwedeng sundan sa mga electrician natin dyan o aircon technician, alam naman nila yan. Mayroon yan. Dito lahat dapat mapuntang tubig, hindi sa taas mananatili. Kasi pag nanatili sa taas ang tubig, aapaw, kakalat yon. Mababasa yung electrical natin, electrical parts, ito yung nasa likod niya, pangtakip natin, ang cover natin, konting linis-linis. Hindi ko napapakita ang kabuang paglinis ito para makabawas sa time sa video na ito. Yan. So, nalinis ko ng maayos yung mga cover natin. Ang pinakababa lang medyo may ano pa, pero acceptable na. Kaya symbol ko na para yan, medyo symbol natin. Mabilis na mag-symbol nito kasi kung kayo ang nagbaklas nito, siyempre, kailangan ma-symbol nyo lang. Nakita nyo po ang sugat ng wire. Mapapas yung wire, may sugat. Lalagyan ko ng tape yan. Lalagyan natin ng tape, siyempre. Sa ano lang naman niya, yung outer insulation niya. Kasi kumakaskas dun sa plastic. Pwede na yan. Tapos, ilulusot mo lang yan dito sa kanyang daanan, sa daanan ng wire. Tapos, siyempre, huwag kalilimutan yung takip. Sabi ko nga, pagtanggal ng screw, kailangan itabi para pagbalik, kumpleto pa rin. Yun, magiging maayos na ito. Sa aking mga kababayan dyan, mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matututunan. Basta may pagdating sa technical o kung sa palagay natin ay, sa palagay ko ay mapupulutan ng aral, isishare ko po yan dito sa channel ko para mapanood ang ating mga kababayan, ang mga interesado. Lalo na pagdating sa electrical, troubleshooting o kahit simpleng pag-aayos na kaya naman ng kahit hindi electrician, isishare ko dito sa channel kong ito para makatulong sa ating mga kababayan. May shinera akong pag-aayos ng ayun, common problem, lights common problem. Mayroon doon, may video ako. Panoorin nyo po yun at maganda yon. Simpleng problema lang, hindi mo na kailangan magtawag pa ng electrician. Ang mga problema sa electrical na simple lang naman, isishare ko yung dito para makita ninyo at hindi nyo na kailangan magtawag pa ng electrician kung kaya naman. Basta lagi lang natin tatandaan, safety first. Yan. Unahin natin yung gilid na filter, tapos dito. Yeah. Okay po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Pakishare naman po ng video na ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin yung bell button para ma-notify po kayo kung may bago akong video ang i-upload. Thank you very much for watching. God bless.